Hello guys, good morning. This is Father Joel and this is our adventure for today. We are going to Walpole with Father Job. Yes, magkakaroon po kami ng bonding today because every Monday is our community bonding. We'll go to Walpole and we will go to Tree Top Talk. Tree Top Walk. Yan. Para daw po ito sa mga takot sa height. Titingnan natin mamaya. See you guys. So guys, for our first stop, we're here at Walpole. Walpole, not Wapol. Itong first stop po namin, kami magbe-breakfast muna dito sa bakery. Dahil nga hindi pa kami nakakapag-almusal, edi diretso kami dito sa bakery. Alam nyo ba ang may-ari ng bakery ito ay isa sa parokyano ni Father Eli at Vietnamese. Alam nyo, napansin ko dito, talagang mga Vietnamese ang mga may-ari na mga bakery dito. At syempre, for our first stop, dumaan muna kami dito sa simbahan. Alam nyo guys, ito ang simbahan dito ng Katoliko sa Walpole. At syempre, pagkatapos noon, diretso kami dito sa inlet. Dito daw nagtatago si Father Eli kapag siya ay nalulungkot, gustong mapag-isa. Kita nyo naman, ang ganda-ganda ng paligid. Yan, ang sarap na kinakain ni Father Job. Chicken and cheese in Turkish sandwich. Yeah. Look at this beautiful morning. Our breaking by the river. Yeah. Inlet pala, hindi river. Inlet. At yun na nga, pagkatapos namin mag-breakfast, punta muna kami dito sa tabing dagat para mamasyal muna ulit. Magpaitim muna. Tingnan kung iitim nga ba ako. Ayan, kita nyo. Talaga excited na excited ako sa dagat. Takbo. Ayan, si Father Eli. Buti na lang kasama ko si Father Eli. Siya talaga ho ang aking tagakuha ng camera. Ayan, haba ako naglalakad dyan. Siya talaga ang aking director dyan eh. Kita nyo naman, talagang may choreographer pa. Yeah! Okay guys, nandito na kami sa Tree Top Walk. Siyempre, si Father Job ay takot mangitim. Kaya ayan, ang kanyang braso ay nilalagyan niya ng sangga. At ito naman po si... Kahit ito malilim dito, napakataas ng UV rays. Yun, UV rays pala daw po. Ayan, ito naman po si Father Eli. Kaya po, nandito din siya. Tatalon po siya para tumangkad. Tour guide na naman ako. Ganyan lang akong garne ang buhay. This is it. Yeah! Welcome to Tree Top Walk. Biruin nyo naman ito guys. Oh. Yun, pupunta kami dun. Kaya pala Tree Top Walk kasi nasa ibabaw ng mga puno. Ka maglalakad. At habang naglalakad nga po kami dito, ramdam namin ang lamig, talagang malamig na ang simoy ng hangin. Bagamat dito po sa Western Australia ay summer sa ganitong panahon, pero malamig pa rin po talaga, sabi nga nila. Hindi daw ganito nung mga nakaraang taon talagang mainit, pero ito nga, siguro nga, ito ay epekto ng climate change. Sa totoo lang guys, nakakatakot kasi alam nyo, umuuga-uga kasi parang siya nakabitin. Oh, kita nyo. Oh. Gumagalaw kapag ka lumalakad ka, gumagalaw siya. In fairness, talagang nakakatakot siya. Yeah. At habang naglalakad nga po kami dito at kami ay natatakot-takot pa dahil lumulundog-lundog pa, kumakalog-kalog, trailer nyo kataas na yan, pag bumagsak ka dyan, bingi! At syempre, medyo nagtatapang-tapangan lang ako dyan, ano? Dahil nakakalula po talaga. Pero syempre, pagkasama mo ang iyong mga kapatid sa pagkapare, eh matatakot ka pa ba? At ito nga po ang mga kahoy na matatagpon dito. Kita nyo, gaano kalaki yan, ano? Yan, sinasabing hindi kayang yapusin ng isa o dalawang tao lamang. Ang tawag po dito ay tingle tree. Yan, no? Kita nyo. Treat our tingles with respect.
Alam niyo po, ito talaga ang mga puno na pagkalaki-laki kita niyan, talagang nauuka ng ilalim, pero nasusunog po yan eh. Talagang ilang taon na, talagang 100 years probably, ano? Kita niyo. Nang tingle tree. Look at that. Look at that. Guys, look at this tingle. Ang isa sa problema po dito, yung forest fire. Kaya kita ninyo, oh, sayang yung puno. Ayan. And the last forest fire was 1937. At least dito sa ano, ha, dito sa Walpole na tree top walk na ito. Pero normally po, pag summer na dito, lagi pong may bush fire. Nung last week nga, meron sa Albany. At alam nyo ang dahilan? Nagkaroon lamang ng kidlat. Nagkaroon na ng bushfire. At yun na nga po, no? Nag-feeling Mr. Pogi na tayo dyan. Natuwa ko, kita nyo, ang laki-laki ng puno, nakahiga. At sabi nga, bakit ba hindi ito ginagawang troso? Kita nyo, ang laki-laki, natumba. Pero syempre, meron na yung conservation of trees. Hindi ko basta-basta pwede magputol, hindi katulad sa atin. Na sabi ko, aba, pwedeng gawing kahoy to, panggatong, napakalaking panggatong nito. Pero hindi ho, talagang pinapangalagaan nila at bilang ang bawat puno na iyan. So matapos nating lakarin ang kagubatan at ang nagpunta tayo sa maralalaking puno, ngayon naman bisitahin natin ang kanilang mini display of terrarium. Terrarium ba ang tawag dyan? Usually ganyan yan eh. Mini museum, terrarium. O kita nyo, pinapakita dito ang iba't ibang mga hayop na matatagpuan sa kanilang kagubatan. At talaga namang pinipreserve din nila eh. O, kita nyo yan. O, yan. Ito talaga yung isa sa maganda sa Australia eh. Ano, yung pagpapalaga nila sa kalikasan. At ito po ang laging may babala dito, mag-ingat sa ahas. Dahil isa sa mga pinaka-venomous ahas sa buong mundo ay dito matatagpuan sa Australia. Kaya alam nyo po, dito pag nakakita ka ng ahas, aba, huwag mong papatayin. O, kahit nasa loob nga ng bahay, itawag ka lamang ng authority. Ganun ho ang pagpapahalaga nila. Kaya dapat ay tao ang mag-iingat, tao ang lalayo. Lalo na ngayong summer. They are giving me warning actually. Kita nyo, ang laki ng langgam na yan. Pag nakagat ka yan. But of course, that is a miniature naman ho yan, tawag dyan. Ano? In and out of the wilderness. Kita ninyo. Yan. What kind of animal is this one? It's a feral animal. It's a fox. Ah, it's a fox. Oh. What we don't know. Oh, this one is also fox. No, it's a feral cat. Ah, cat. Yeah, so these two kill all this. Oh! These two, fox, yep, and yep, this cat, yep, killed all of this. You see? Yep. This, okay. Huh? Unfortunately. Yeah, this malaking daga. Mas malaking daga. Quokka. Quokka. And this, kita niyo, brush-tailed possum. Yeah, look at that. And this, kakatoo. Yeah. At yan ang ating multing paglalakbay dito sa Walpole Tree Top Talk, dito sa Walpole na parokya, sakop ng parokya ni Father Eli. Hanggang sa susunod na adventure ni Father Joel, kayo po ay palaging mag-iingat dyan sa Pilipinas. And advance Merry Christmas. God bless you. Love, love, love. Please click and subscribe and click the notification bell.